Hilut-hilutin po lamang ang kanilang paa gamit po ang langis. At ang pagkaing maganda para sa kondisyon nila. Mahalagang paalala mga kadogs. Disclaimer lamang mga kadogs. Ako'y hindi doktor. Ako'y simpleng dog lover lamang. At kung duda ka sa mga home remedies na sinasabi ko, dapat mag-consult ka na agad sa vet. Hey, what's up? Welcome to my vlog and welcome to my channel. Kamusta kayo mga kadogs? Mga kadogs, ang inyo bang alagang aso ay nakakaranas tulad ng mga ito? Mga kadogs, ang mga sintomas na yan ay may iba't ibang dahilan at ang makakapagpaliwanag lamang ay ang mga veterinarian. Siyempre mga kadogs, mayroon tayong home remedies para dyan. Ganito lamang ang inyong gawin. Unang-una, painumin sila ng dextrose powder. Kumuha ng 2 kutsarang dextrose powder at itimpla lamang ito sa 1 basong tubig. At ito ang ipainom ninyo sa inyong alagang aso sa buong maghapon. Kapag naubos agad nila ito, magtimpla lamang ulit kayo. Ang susunod ninyong gagawin, bumili lamang ng Nacalvit C. Ang pagpapainom nito 2 times a day. Para sa puppy, 1 ml. Para sa adult, 5 ml. Pag wala po kayong mabilhan ng Nacalvit C, pwede din po ang Polynerd Syrup Vitamin B. Ang pagpapainom ay once a day lamang. Para sa puppy, 0.3 ml. At para sa adult, 5 ml. At ito pa po ang kailangan nyong gawin. Painumin sila ng Igu Milk at Barley Max. Ganito lamang po ang pagtimpla. 1 sachet ng Igu Milk at 1/2 sachet ng Barley Max. At itimpla lamang ito sa 3/4 glass of water. Ang pwede nyong gamiting tubig ay warm water lamang o kaya tap water. Huwag po malamig. Haluin lamang po ito ng mabuti. At ipainom po ito sa inyong alagang aso every 4 hours. Para po sa puppy, 8 ml. At para naman sa adult, 15 ml. At mahalaga din po na meron po kayong therapy para sa inyong alagang aso. Napakasimple lamang po ng kailangan ninyong gawin. Sa tuwing umaga, hilut-hilutin po ninyo ang kanilang mga paa. Pwede rin po ninyong ihot compress ang kanilang paa. Gawin po ito ng 2 times a day. Tulad po ng sinabi ko kanina, hilut-hilutin po lamang ang kanilang paa gamit po ang langis. Gawin din po iyon ng 2 times a day. Makakatulong ito para maging maayos o maging normal ang pagdaloy ng dugo sa kanilang paa. Maganda rin ito para ma-relax ang kanilang mga kalamnan at mga muscle. At ang pagkaing maganda para sa kondisyon nila ay atay ng manok o kaya chicken breast. Tanggalin lamang po ang balat ng chicken breast. Pwede po ninyo itong haluan ng kalabasa o kaya malunggay. Ilaga lamang po ito. At kapag naluto na, kailangan lamang po ninyo itong durugin at ipakain sa inyong alagang aso. Tandaan, huwag nyo pong lagyan ng asin o kaya kung ano pa mang pampalasa. Dapat purong-puro lang, wala pong pampalasa. Pwede din po ang Cerelac at egg yolk with brown sugar. Itong mga pagkain na to ay kailangan pwersahin ninyong ipakain sa inyong alagang aso dahil hindi nila ito papansinin. Kaya dapat soft diet lang dahil pag matitigas, hindi nila ito kakainin. Kaya importanteng madurog ninyo ang pagkain. Kung umabot na ang 1 linggo at wala pa rin pagbabago ang kalagayan ng inyong alagang aso, dapat mag-isip na kayo ng ibang gamot ng ibang home remedies or dalhin na ninyo agad sa vet clinic ang inyong alagang aso. So mga kadogs, hanggang dito na lang ang aking vlog at sana meron kong natutunan. Tulad ng lagi kong sinasabi, pag maagapan, mas malaki ang tsansa na mailigtas mo ang iyong alagang aso. Ingat po tayo lagi mga kadogs!